So my wife is my driver for today. Member po siya ng Fast and the Furious. Say hi, Mom. Hi. He is busy. She's watching what? YouTube. Welcome to our vlog. How is it going, mga bro? Hirap talaga gumawa ng vlog. Para tayong aning-aning sasalita mag-isa. Yung anak ko nagtataka. So ngayon, yung pag-uusapan natin ngayon is in line dun sa email na natanggap ko nung nakaraan, yung updated na bank statement. Maraming katanungan with regard sa bank statement or proof of funds kung tawagin ng iba. And guys, pangatlong beses na kasi akong hininga ng company ng updated bank statement. Yung una is nung ma-hire kami nung September 2018. Tsaka nung pangalawa is nung nagsimula nang i-process yung MPNP namin or yung Manitoba Provincial Nominee Program. So tatanungin natin si Mrs. kung ano yung opinion niya kung bakit nire-require ni Canada yung bank statement. So Mami, yeah. Ano yung masasabi mo? Regarding sa bank statement, bakit kailangan yun? Disclaimer muna, this is our own opinion. Hindi to siya based kung ano ang parang criteria ng company, ng agency. So this is our own opinion again. So first, sa tingin ko, kaya nire-require nila yung bank statement. Kasi they want to know your proof of income dito sa Pilipinas. Second, proof of stability pagdating mo doon sa Canada during the first week or 2 weeks na basta yung hindi ka pa nagsumasahod. So at least alam nila na meron kang pera na gagamitin mo doon for your daily expenses like food, yun. So and then just a tip, just be realistic. You don't need to borrow 100,000 just to put on your bank. Kasi naman they will just think bakit saan nanggagaling yan na pera, in which alam naman natin in real situation na yung pagbubutrace hindi ganun kalakihan yung mga ina-earn ng mga asawa natin. So yun lang. So guys, gaya na nasabi ni Mrs., opinion lang namin yun, based lang yun sa pagkakaintindi namin dun sa process kung bakit hinihingan tayo ng bank statement. So yun nga guys, kailangan din sa mga kapwa ko butcher maging truthful tayo. Kasi during the interview, tinanong ako ng employer, HR manager namin, kung magkanong pera lang yung kaya kong dalhin sa Canada. Tsaka natamimi ako sandali kasi hindi ko alam kung magkano yung kaya kong i-provide. Pero tinulungan niya ako, sinabi niya sa akin na sige, kahit magkano lang. So sinabi ko naman agad sa kanya na siguro sir, kaya ko i-provide kahit 50,000. So yun guys, so ngayon sa process namin, yung pera ko lang na nasa banko is nasa higit kumulang mga 20,000 lang. Specifically nasa 16,000 kami ngayon. But then yung requirements lang naman talaga, as per instruction by the agency, kailangan may 10,000 pesos lang tayo guys. So hindi naman ganong kalaki, pero hindi naman po pwedeng hindi mo pagalawin. So mag-withdraw ka, mag-deposit ka. Yun lang yung importante doon kasi gusto makita ni company at saka ni immigration na may movement yung bank statement mo. May withdrawal at saka may deposit naman. Sa lahat na mga kapatid natin na butcher, so keep the faith lang, then mangarap. So mag-subscribe kayo and then please share the video para makatulong naman tayo sa iba. So watch out for my upcoming videos guys, medyo nag-edit pa ako ngayon. And then matagal kami hindi nakapag upload kasi medyo na busy. So shoutout nga pala sa kaibigan ko na si Rodier Ramitiri at saka yung inaanak ko. Pare, kumusta ka dyan? Shoutout din para kay Rafe, Akisha, kay Aki, at saka kay Irene, at saka kay Ralph.
kumusta kayo dyan sa Singapore. Saka lastly, sa lahat ng mga gustong magtanong, drop your comments lang sa mga katanungan nyo. Saka isasali kong sagutin yan sa mga next vlog ko. So iisahin ko na lang yung mga tanong dun sa last videos, gaya ng experience, etc. So iisahin ko yan. Guys, thank you for watching and bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, mommy!